Hi guys, ito na nga pala ang bago kong profesyon, tagamasa ng semento. At kung sakali namang itatanong mo sa akin kung talaga bang mahirap itong ginagawa ko. Naku guys, walang kahirap-hirap. I-imagine ka lang na nagmamasa ka ng tinapay, diba? Hi everyone! Welcome back to Connie Lisich YouTube channel. Ayan guys, nandito na naman tayo sa ating video ngayon. At unang-una pala, gusto ko magpapasalamat sa lahat ng nagsuporta na aking video, sa lahat ng mga viewers. Thank you so much. And bakit nga ba nandito ako ngayon guys? Kasi meron akong ipopost na old video. Bakit nga ba old siya guys? Kasi hindi ko siya nakita talaga na video guys. I mean, hindi ko nahanap yung files na iyon at the time na gusto kong i-edit or i-post. So, kahapon lang talaga ako nagkaroon ng chance na makita siya. At unang-una guys, may na-realize din ako sa video na iyon. Unang-una, yung effort, di ba? Yung effort guys, di ba? Nag-effort din ako sa video na iyon. Kahit very simple lang talaga yung content na iyon at hindi mo ko makikita, kamay lang talaga, pero nag-effort pa rin guys. So sayang naman yung effort ko. Pangalawa, memories. Memories siya guys. Kasi syempre, memories sa panahon na ginawa mo yon. Memories sa sa storya ng panahon na iyon at kung bakit mo yon siya ginawa, 'di ba? At pangatlo guys, content, di ba? Tayo mga vloggers po talagang, kahit sabihin natin simple lang yung ating mga vlog or kahit ano-ano, kahit hindi naman kagandahan, pero nag-effort pa rin tayo at nag-spend ng time para gumawa ng content. At talagang mahirap gumawa ng content, di ba? Ayan, so sayang din. Kaya naisip ko, ipopost ko kaya. So, yun yung reason ko guys kung bakit ko ipopost itong video na ito kahit very simple lang at baka para sa iba walang kabuluhan. Pero para sa akin naman, mahalaga siya. And kaya nga sa sinabi ko a while ago na nag-effort, memories, at saka content na rin. So, guys, ipapakita ko sa inyo yung video. Wala siyang background music, gawan na nga lang ng pag naririnig mo guys, marinig mo yung boses ng mga manok, aso at iba pa. So, nakaka-stress. Kaya tinanggal ko na lang. At i-voice over ko na lang guys kung anong ginawa ko doon. Okay? So, ayan. Punta na natin yung video. So, heto guys. Ito yung video na sinasabi ko na old. Actually, this video was taken last 2020. I think last November or December. Ito yung panahon na hindi pa kami nagpapa-check up ng sister ko about sa kanyang sakit. Ito yung time na talagang meron siyang mga nararamdaman na iba na kasi prior that month, meron na talaga siyang nararamdaman aside sa yung bukol niya sa kanyang breast na nagniniknik or in Bisaya ngulngul. Meron siyang mga nararamdaman na iba and talagang habang tumatagal, medyo nag-iiba yung pain and numbness. So, ito yung panahon na yun, guys. And since hindi pa nga kami nagpapa-check up, we tried our best talaga kung anong mas makakabuti sa kanyang leg. At kaya nga napapaisip ko at the time na gumawa ng DIY mat, yung with stone. So ginawa ko siya guys kasi sa tingin ko nakakatulong siya kasi 'di ba sinasabi nila na mas healthier yung aapakan mo na with spike compare sa flat kasi 'di ba pag may mga stones or spike yung aapakan mo natatouch yung mga muscle or nerves sa iyong paa. So 'di ba mas nakakatulong di umano kasi nakakatanggal ng stress na circulate yung blood. So maraming health benefits guys. Actually guys, ginawa ko lang ito kasi syempre ito lang din yung paraan na
pwede naming i-try, baka nga nakatulong sa kanya. Gawa ng sumakit nga yung kanyang legs at with all the pain. So, tinry namin yon. So, ayun nga guys, itong video kung makikita mo talagang nagmamasa ako ng semento. At konti lang naman ito guys. So, hindi naman ito mahirap. So, naglagay ako ng soil at semento. Siyempre, usually po yung mga nagmamasa ng semento guys, di ba nilalagay nila yung soil first at nilalagay nila, ginagawa nila yung circle. Then after, pag nakagawa na sila ng circle, nilalagay nila yung semento sa gitna. Then after that, nilalagay din nila ng tubig. At imimix na siya guys. So, yung ginawa ko kasi, paunti-unti lang guys, kasi mahirap na po pag susubrahan ko ng tubig, eh baka kukulangin ako ng semento or soil. So, mas maigi na yung pakunti-kunti na water. Anyway, pwede namang dagdagan ng semento din or soil kung sakaling kulang. Ayan. So, itong ginawa ko guys, so para akong gumagawa lang ng cake dough or bread, di ba? Para akong nagmamasa lang guys. So, simplihan lang. Ito yung ginamit ko na panghukay guys kasi wala kaming panggamit talaga ng semento. So, ayan. Ginagawa ko. Then, after guys, nilagay ko sa yung whole, yung parang cake na anong tawag yun? Parang hulmahan ng cake. At nilagyan ko na siyang cellophane guys kasi nga yung ilalagay ko hindi cake, semento. Para din maprotektahan din yung yung hulmahan. So, I mean molder cake, ganyan. So, nilagyan ko na yung cellophane. Ayan, so, nilalagay ko dyan guys sa molder na yan yung semento para makagawa ako ng mat. Kasi gusto ko same yung size na gagawin ko. Yung enough lang talaga maapakan. So, ayan guys, para din akong gumagawa ng ng cake or brownies, di ba? Ayan, then after, kailangan mo siyang ipa-flatten guys. Kailangan make it sure na yung semento mapupush mo doon sa ilalim para pantay yung ilalim. So, parang naggumawa ka ng cake. Make it sure na yung ilalim talaga mapupush. So, di ba, pag gumawa tayo ng cake, kailangan natin kakargahin yung cake pangatatlo tapos ibagsak para yung hangin sa ilalim matatanggal at talagang mapa-flatten yung ilalim. Okay, so after, nilagyan ko siya ng stone. Itong mga stone na ito guys, ito lang yung available ko at the time. Kasi ito yung mga collections ko before na mga stones. Kung saan ako bumibisita ng mga islands or lugar guys na malayo, kumukuha ako ng mga konting mga stones. At ito nga, collection ko to kaya pwede kong in-apply dito. Konti-konti lang guys, para ka lang naglalagay ng toppings, di ba? Yung brownies nilalagyan ng toppings. Yung mani, di ba? Ayan, so parang mani siya guys. Make it sure na hindi masakit, pang-apakan. I mean, wag yung sharp kasi nasusugatan yung paa. Ayan. So, dahan-dahan lang. Ayan. So, parang cake na rin siya guys kung makikita nyo, di ba? Parang gumawa lang ako ng brownies cake. So, after na yun guys, pag after ko ginawa yan, kailangan siyang patuyuin. Pinatuyo ko siya ng more than hour yata kasi hindi masyadong mainit at the time. So, more than hour yung pagpabilad ko sa araw. So, mga after hours, kinuha ko na at talagang ito na yung resulta guys. So, parang cake din guys. Ayan, so, binabalatan ko gawa ng nilagyan ko ng cellophane yung molder. Ayan. So, matigas na siya guys. So, pwede mo pang apakan. Ang ko lang dito guys, ang mali ko lang dito, dapat nilagyan ko ng metal or parang puthaw para mas strong yung foundation ng semento, di ba? Kasi, di ba yung bahay pag gumawa ka ng halige, meron silang nilalagay na bakal. So, dapat pala, may bakal. Anyway, nangyari na, natapos na, wala nang chance, so okay na. Ayan, so after siya tumigas guys, ready na at tinry kong isukat din. Napakasarap talaga sa paa guys. Tsaka,
ano siya, parang napupush yung mga ano mo doon, yung mga paa. Parang may namasahe. At of course, guys, pinatesting ko na sa ate ko. So, yun yung ginagawa niya every morning or as much as she can, pwede niyang gawin yung magtapak sa ano, sa mat na yun. So, ito guys, very simple lang talaga, DIY na mat, pero hindi ako nagsasuggest na ano, ito yung appropriate para sa inyo, lalo na sa mga may sakit talaga. This is just DIY. So, inano ko lang, sinishare ko lang kasi, ba diba, yung mga ganito kasi na mga klase na mat, or kung anong meron ka dyan, di ba mas healthier siya kisa naman sa flat. Lalo na sa mga arthritis or kahit ano-ano pa. Kasi iniisip din kasi namin guys, baka nga naman arthritis lang. So, yun nga. Yun yung ano guys, yun yung purpose ito ng semento na ito. Ito yung purpose ng ano, ginawa ko. Ayan guys, so nakita nyo na kung anong ginawa ko. Hindi ko na pinakita yung mukha ko guys kasi wala namang purpose doon, di ba? So, yung importante lang doon guys, kung ano yung ginawa ko. Hindi na kailangan makita yung mukha ko doon. But ako yun. So, ayan guys, ginawa namin yun kasi yun ang sa tingin namin na baka arthritis lang or ano-ano pa. But then again, hindi pala. So, ayan guys, itong klase na mat, nakakatulong talaga kasi diba sinasabi maraming health benefits. Yung mga may spike na mat or kahit sapatos pa. So, yung bato kasi, nasis na, nare-relax niya, namamassage na yung ating foot or feet. Ayan. At sinasabi nila yung mga health benefits siya, nakaka-lower ng blood pressure, muscle relaxation at iba pa. So, lalo na sa may mga arthritis. So, ayan guys, yun yung akala lang namin. But then, we realize na talagang hindi lang kami nakadepend doon. I mean, marami din kaming na-realize doon sa ano na yun. Kasi, unang-una guys, meron din kaming mga na-learn from that time. Unang-una guys, dapat magpapa-check up agad kung meron ng nararamdaman, lalo na kaiba na yung mga nararamdaman mo. Hindi ka lang mag-rely sa mga traditional. Of course, we believe sa mga traditional. But pag kailangan na talaga ng science guys, wag nang magpatumpik-tumpik pa. Magpa-check up na talaga guys. So, we learn like number one, dapat magpa-check up na. Pangalawa guys, wag matakot. Siyempre, tayo po natatakot kung ano ang magiging resulta ng ating mga result sa ating mga x-ray, lab, ultrasound, or whatever. So, dapat hindi tayo matakot. So, yung mga na-learn namin, guys, kasi kung naisip namin yon agad, siguro hindi siya mas lalong lumala. At akala lang kasi namin din arthritis. And yes, nakakatulong siya. Gawa ng nakaka-circulate ng blood, but kung cancer naman ang pag-uusapan, guys, kailangan talaga ng science. So, yun. At talagang late na din namin na ano. At syempre, guys, hindi nyo rin kami masisisi. Gawa ng marami din kaming reasons. Aside na COVID ngayon, aside sa takot din yung pasyente, at may financial issues din, di ba? Marami emotional, physical, financial. So, may mga reasons po tayo kung bakit. But ang importante, meron po tayong nakukuhang lesson sa mga pangyayaring yun. Okay? So, ayan guys, ayan yung aking video. Talagang matagal na yan, pero sayang pag itatapon ko lang. Ayan, so sana guys, nag-enjoy kayo sa aking video kahit luma na. At ano guys, maraming salamat nga pala sa pagpapanood nyo ng aking video. At sana huwag nyong kalimutan i-like at subscribe ang aking channel. So hanggang dito lang muna guys. Bye-bye! So is it, I'm falling for love.